Dahil sa paglaganap ng prostitusyon sa iba't ibang panig ng bansa, maraming kababaihan ang napipilitang sumuong sa ganitong klase ng trabaho dahil na rin sa kahirapan. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga kababaihang nasa ganitong trabaho, kundi maging sa kanilang mga pamilya na nagiging umpisa ng mas malaking problema ng buong pamayanan. Nabuo ang Focus, a friendly organization for community understanding and support incorporated, na ang layunin ay tulungan na makaalis sa prostitusyon ang mga kababaihan o mga kabataan at makabuo ng isang healthy, educated at self-reliant na pamumuhay. Naitatag ang Focus noong February 14, 2007. Ito ay kinikilalang isang non-stock, non-profit and non-government organization noong September 17, 2007. Ilan sa mga programa ng Focus ay ang mga advocacy campaigns tungkol sa sexually transmitted infections or AIDS, mga workshop, training at seminars. Ang Focus sa isang organisasyon na naglalayong matulungang makapagbagong buhay at makabuo ng magandang kinabukasan ang mga kababaihan at mga kabataang nasasangkot sa prostitusyon. Approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jel Miranda. May mga problema ang pansarili, may problema ang pampamayanan. At pagka problema ang pampamayanan, minsan lumilika ito ng sugat. At syempre, pag may sugat, kinakailangan maghilom. Dito pumapasok itong special guest natin for today. Siya ang founder at program manager for Friendly Organization for Community Understanding and Support or Focus, my good friend, Miss Marlene Alastra. Marlene, hi! How are you? Fine. Parang ang ganda-ganda ng ngiti mo. Ganyan ba talaga ang ngiti ng mga taong nakapaglilingkod sa kababayan? Siguro. Okay. Siguro. Yung Focus, yung Friendly Organization for Community Understanding and Support. First word pa lang ng pangalan ng organization, yung Friendly. Okay? Paki-describe mo nga sa amin kung paano mo sinimulan ang Focus. We started with building up friendship with the women in prostitution. Right. Yung mga biktima ng human trafficking at yung mga kababaihan na nasadlak sa prostitution, street prostitution or nasa beer houses. Right. So nagbi-build kami ng friendship with them. Okay. Para makalapit kami sa kanila at matugunan namin yung mga pangangailangan nila. Okay. Alam mo, binanggit mo yung isang word, no? Isang terminolohiya, prostitution. Prostitution, especially in our society, ni hindi yan binabanggit out in the open. Okay? Lalo na yung stigma nito kung ikaw ay may kinalaman dito. Bakit sa dami-dami ng pwedeng maging advocacy, ito ang napili mo? It started nung maliit pa kasi ako. May mga nag-aalaga sa amin noon na hindi ko alam kung ano yung after na nag-alaga sila sa amin. Bumalik sila sa isla. I'm from the island. Okay. Island of? Island of Garden City, Island of Samal. Okay. So nung bumalik sila sa isla from the city, magaganda sila. I was so impressed. Uh-huh. Eh sabi ng lula ko, huwag kang lumapit dyan kasi ganito sila ganyan. Uh-huh. So nagtumanim sa isipan ko noon na bakit kailangan natin silang itakwil dahil napunta sila sa prostitution. Uh-huh. I think they need help. Uh-huh. In a sense na marami nga silang pera pero deep inside them, hindi sila masaya sa ginagawa nila. Hindi sila buo deep inside. Yes, okay. Sila buo. Now, Focus. Ito ay itinatag noong 2007. Seven. Okay. At ito ay nagsimula, ilang tao lamang? We started with ako, tsaka asawa ko. Okay, ang dami nyo. Ang dami namin. And then, kinausap ko yung mga friends ko from different denomination na into women advocacy. So, nag-agree kami to create an organization, which is Focus. Mm-hmm. And then, out of those women na natulungan na namin noon, na nagbago, mula sa prostitution, galing sa prostitution, biktima ng human trafficking, trinay namin sila magiging leaders. Okay. And doon nagsimula, nagkaroon kami ng staff, pero galing din po sa prostitution. Yun. So yung dating biktima, naging part na ng healing process. Yes. Okay. Friendly Organization for Community Understanding and Support. Ano eksakto ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng Focus sa mga kababaihan? And in the first place, how do you even find them? Hindi naman kasi sila yung, alam mo yun, hi, you know, I'm here. Hindi man ganun, di ba? Medyo mahirap yung sitwasyon na ito. Yes, mahirap. Una,
sa tingin nga ng iba ay pro-prostitution kami kasi kinakausap namin muna yung may-ari at yung mga manager sa bar. Right. Kasi hindi kami pwedeng pumasok at lumabas sa bar without them knowing na ganun kami. Mm-hmm. So nag-build din kami ng friendship, relationship with the owners. Mm-hmm. Pero na meron kaming pinag-uusapan na hindi kami andito dahil kalaban nyo kami, kundi andito kami para tumulong sa kababaihan. Kakaiba yung approach nyo. Yes. Okay. Sa tingin nga ng iba eh, hindi tama. But then, ito yung sa tingin naming madali namin silang ma-reach out. Mm-hmm. Kung yung mga balakid na yon sa manager, sa may-ari ng bar, eh, maaalis namin. Maayos namin. Kaya pala yung una pa lang, no? Friendly talaga. Kasi fine-friend niyo yung mga owners ng mga bars, lahat. Mga establishments. Okay. Naging friends niyo na sila. There are several different services na ipinagkakaloob ng friendly organization o ng focus. Kasama na dito yung where most of the government program has failed. Ito yung information. Pagkakaloob sa kanila ng information, what kind of information do you give them while they're still there? Una na binibigay namin is yung health education. Okay. Mataas ang bilang ng HIV natin ngayon. STI, sexually transmitted infections, ang taas ng bilang, datos. Mm-hmm. Now, most of the women na aming nire-reach out ay nanggagaling sa mga bar na mumurahin na bar. Mm-hmm. Kumbaga sa mababang uri na establishment. Sabihin natin, hindi nagko-comply sa mga dapat i-comply. Ayaw nilang mag-comply. Right. Mm-hmm. So, ang ginagawa namin, doon kami mismo nagko-conduct ng education campaign sa loob ng bar. Okay. Kaya kinakailangan yung kaibigan ninyo. Yes, yung may-ari at saka bar. Okay. Ang success rate nyo naman kasi usually kapag ganyan mga advocacy group, ano, ayaw na mga may-ari na establishment yun, dahil tingin nila, ay, on the other side of the fence, ito, kalaban ito, baka kami ibulong nito sa pulis at kung kani-kanina patay kami. How do you even approach them? Yung mga may-ari, siguro it's more sabihin nating luck kasi yung mga kaibigan ko, kaibigan ng mga bar owners. Okay. May mga kaibigan ako. So through them, kumapadrino. Opo, through them, nakakapasok ako. Okay. Yung nga sinasabing ko, siguro mere luck or I don't know, gift lang siguro nyo na binigay sa amin para malapitan namin yung mga kababaihan. I think so. Kasi ang isang normal na tao na yung tingin niya ay nandun siya sa majority, nagko-conform sa mores of the society, hindi basta-basta lalapit sa mga lugar na gano'n. So, for you to even have the gift to approach, palagay natin, kaya kanahan dyan sa advocacy na yan. But anyway, marami pang mga serbisyong ipinagkakaloob ang focus. Hindi lang yung sa information. Meron pa, maya-maya ng konti. At magpapakwento tayo kay Marlene sa isa sa mga, o ng ilan sa mga instances o yung mga persona na na-rescue natin through focus sa pagbabalik yan ng approved.